kasaysayan ng aming mito. Ang kapayapaan ay gustong wasakin ng puwersa ng kaguluhan. Sinakripisyo ni Thor ang kanyang sarili upang mailigtas ang ibang mga mundo kasama ang mundo ng mga tao. Pero nararamdaman ko, parating na ang oras ng isang gaya ni Thor. Nararamdaman ko tumitibok na muli ang aking puso kay Victor. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. You're actually forcing me to marry Tim! Tim is a nice guy. Alas ibigay niya ang buhay niya para mailigtas ka. Pero hindi ko siya mahal, Dad. Why? Dahil may mahal kang iba? Sino? Si Hammerman? Iba na siyang pamilya sa Canada. Di lang namin sinabi sa'yo kasi ayaw ka namin masaktan. Yan ang Gleitnir. Di na ka matibay na tali na hindi maaaring mawasak. Ako ang pinakamatalinong Diyos sa siyam na mundo ng Brazil. At hindi ako mapipigilan. Sinabi ko na sa'yo, magiging sagaba lang ang babaeng yan sa tungkulin mo. Parang tuwing lalapitan ko siya, lagi siyang nalalagay sa panganib. Kaya mas mabuti pa siguro kung hindi mo na ako papakita sa akin. Ginagawa ko to para sa sarili ko. For once in my life, hindi na ako tatakbo. Ipaglalaban ko ang magpapasaya sa akin. Magkikita pa tayo, Hammerman. May paraan para makuha ang pagmamahal ni Victor nang hindi pinapatay si Quinn. Paano? Ipakita mo kay Victor na kaya mong higita ng babaeng yung sa lahat ng bagay. Victor? Uy, saan galing yun, Sif? Nagustuhan mo ba? Mas magaling ako humalik kaysa sa Tagalupa, di ba? Ako ang nabugi. Ha. Sinasabi mo? Mahal na Diyos, ha? Shut up na! Ano? Ba't mo ginawa yun? Okay ka lang? Hindi mo ba nagustuhan? Ano nangyari yun? Ang sabi sa akin ni Thor, ang mga labi ko daw ang susi sa balahala. Ano ba sinasabi mo, Sif? Pasensya ka na, Victor, ha? Nanood kasi ng TV ang mahal na Diyosa. Akala niya, yun ang paraan ng pagbati ng mga Tagalupa sa isa't isa. Pero mali pala! Okay. At ngayong naipahatid ko na ang aking pagbati, nais ko sanang ipaalala sa'yo ang tungkol sa ating kalaban. Si Loki, hindi siya titigil sa pagtangka sa Mjölnir, lalo na tumuntik na siya magtagumpay. Oo naman. Hindi ko naman papabayaan yung tungkulin ko eh. Tsaka, handa naman ako sa kahit ano pang gawin ng Loki na yan. Tapusin nyo na lahat yan. Para pagbalik ko, ayos na lahat yan. Aalis kayo, Doc. Ngayon, alam kong nagtutulungan na si Sip at si Hammerman. Hindi na sapat yung mga limaw na bato para pusayin sila. Kailangan ko na mas marami at mas mababagsik na kakampi. Parang alam ko kung saan matatagpuan ng mga yan. Halika na ni Doug. Di ba ba nag-text yung kapatid niyo? Pauwi nyo na nga. Ako na ba? Ano yung gusto pa? Ayun na pala po si Tita Ann. Oo. Ano nangyari sa'yo? Ate. Hindi po namin nakita si Alden, Vivian, Ate Lynette. Sabi ko naman sa'yo, di ba, hayaan mo na yun. Tigas-tigas ko siya ng ulo. Mga ba sinasabi ko eh. Kaya... ayaw ko na sabihin sa'yo yung totoo tungkol sa mama mo. Sa maniwala ka at sa hindi. Mahal kitaan. Kaya nasasaktan ako kapag nakikita kitang ganito. Ba?
Pa, sorry po. Sorry po. Sorry sa mga sinabi ko sa inyo. Mamahal na mahal rin po kita. Okay na yun. Puta na natin yun. Sa iyo kong nakikita malungkot ka. Sorry pa. Okay na yun, okay. Eloy, huwag mo asin mo. Dito ka na ako. Babay ako ng Diyos. Kuya Victor, I need a shoulder to cry. Hep, 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 hep. Ano nga ba yan? Dito lang, dito lang. Para-paraan to si Adeline. Taken na yan. Taken, Ino? Taken for granted. Mamaangang ka pa. Okay ka lang? Sino ka? Hammerman? Bagay sa mystery hero na may dalang martilyo. Hindi pa yata ako nakakapagpasalamat sa'yo ng maayos. At saka dun sa pagligtas mo sa akin dun sa mga kidnapper. Salamat, Hammerman. Ginawa ko lang naman kung ano yung tama. Ang bahala sa'yo, Ben. Kinabangan ako, hindi ko kayaan masakta. Akala ko, hindi ka na makakabangon. Nala, di ba? Da. Oo nga. Kumaan yung pakiramdam ko. Yung naman yung gusto ko eh. Yung mapangiti ka. Yun na pala, kahit nakakatakot. Parang pag-ibig. Pwedeng sumabag yun ito. Uy, Bayong, kwento ka naman. Saan? Eh, di ba nakita kayo ni Gwen kanina? Anong nangyari? Okay ba? Wala, naunahan na ako ni Hammerman. Lakas talaga nung karibal mo na yun. Oh, speaking of, oh, wow, iba na yan, Bayong, ay nahanap ka na. Sige, sagutin mo. Doon ko na, huwag na mahingay. Okay, okay, sige. Bibigyan kita ng privacy, pero mamaya kwento mo sa akin yan, ha? Sige, sige. Sige, sige. Nangangamoy chismis! Hello? Victor? Kamusta? Okay ka na ba? Oo naman. Pinuntahan ako ng kaibigan mo. Salamat, Victor, ha? Pero akala ko tayong magkikita. Bakit si Hammerman yung pinapunta mo? Eh, alam ko naman na siya yung kailangan mo, hindi ako eh. Tsaka mahalaga dun, napasaya ka niya. Salamat, Victor. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napakabuti mong kaibigan. Sige, gabi na. Magpahinga ka na. Good night, Gwen. Good night, Victor. Eh, ikaw, Victor, anong nararamdaman mo? Ha? Wala, Victor. Wala ka dapat maramdaman. Ikaw ang nagpasyang layuan si Gwen. Para na rin siya ikabubuti niya. Kaya dapat mong panindigan yan. Gagawin ko naman yan. Siyempo lang. Dad? Tito Carlos, Tito Julio, Tim. I'm sorry about earlier. Hindi ako dapat umalis ng ganun, ng bigla-bigla lang. Gwen, you know you should really be grateful to your Tito Julio for being so understanding and still willing na ituloy ang engagement at kasal ninyo ni Tim. Pero hindi po yun ang gusto ko. What the hell is this, Hector? Tell your daughter to stop insulting my grandson. Gwen,
Hindi ko po iniinsulto ang apo niyo. Kaibigan ko po si Tim. Nire-respeto ko po siya. Kaya nga po ayokong mapunta siya sa isang tao na hindi kayang ibalik ang feelings niya. Tim, I'm sorry. Tama si Dad. Napakabuti mong tao. And you deserve someone better than me. Gwen, please, stop this nonsense, okay? Hindi ka na ba nahiya sa mga corona? Ha? I'm really sorry. Tito Julio, Carlos, Tim, I'm sorry. No, Tito. Gwen is right. What? Lo, I care about Gwen, obviously. Pero ayoko namang mapilitan siya na pumasok sa isang relationship na hindi naman niya gusto. Sapat na sa akin na maging magkaibigan na lang kami. Talaga ba? Paano na mga plano natin sa kumpanya? Pati na sa bayan ng Salmon. Pwede niyo rin naman pong ituloy yung plano niya with Tito Hector. Basta just leave Gwen and I out of this. Just let us be happy with our lives. Lita. Thank you. Thank you. If this is your decision, Tim, then wala na akong magagawa. The engagement is off. Tito Julio, thank you. I'm sorry. I'm really sorry. Sige po, maiwan ko na po muna kayo so that you can talk. Alam ko ba pag ilalaban mo yung nararamdaman mo sa kanya? Wala eh. Bigatin yung kalaban. Wala talagang pag-asa. Don't say that, Tim. You don't know Gwen that well. You just have to be patient with her. What do you mean dito? Right now, she's obsessed with Hammerman. Pero kung ano man yun, hindi yung magtatagal. In short, matatauhan din yan si Gwen. And when that happens, you'll be in the wings, waiting to sweep in. Marirealize din niya that you're the right guy for her. Just give it some time. Malakas pa kaysa dati. Ganun ba? Pasok mo nila doon sa kwarto ni Ann. Matagal na nagre-request ng aircon yun eh. Pwede na siguro yan. Bali dalawa yung electric fan. Kabilaan. Sold na siya nun pa. Pero pa, buti na lang na nakaayos kayong dalawa. Alam po, nalulungkot din kayo pag nilalayuan niya kayo eh, no? Kasalanan din ako, Victor, eh. Kung doon pa man, eh, sinabi ko na sa inyo yung tungkol sa nanay niyo, hindi na sana umabot sa ganito. Pinoprotektahan niyo lang naman kami, eh. Siguro nga. Pero mali pa rin, eh. Yun ang natutunan ko, Victor. Mas mabuti yung magsabi na agad ng totoo. Dahil pag pinatagal mo yung isang kasinungalingan, mas nakakasakit ito. At mas mahirap kang mapapatawad ng taong sinaktan mo. Hmm.
Pinapangako si Sif. Walang makakaalam na ako si Hammerman. Tsaka pagkatapos ng gabing to, baka lumayo na muna ako kay Gwen. Magkikita pa tayo, Hammerman. Thanks for fixing my washing machine. It works perfectly now, Victor. No worries, Miss Hilda. You're welcome po. Miss Matilda, this is too much. I only take 20. No, I insist po, ang dami niyo na po kasing naitulong sa akin. Okay na po. I can accept that, ma'am. You're such an honest guy, Victor. Am I right, Gwen? Yes, Miss Matilda. Thanks. Bye. Thank you, ma'am. Sa ulitin po. Totoo ka ba? Pick up line yan, no? Oh, sige. Hindi kasi mabait ka. Masipag. Honest, sabi ni Miss Matilde. Hindi ako nagkamaling magtiwala sa'yo, Victor. Teka, ba't ito langkot mo? Eh, wala lang. Kasi pag in-assign ako sa ibang tour, mamimiss kita. Ngayon lang din kasi ako nagkaroon ng totoong kaibigan. Ay! Ayoko lang sanang mawala. Ay, naku! Iimo mo naman. Gano'n, huwag kang mag-alala. Tatawagan naman kita, magte-text ako, kakamustahin kita. Kaya lang, baka i-block mo ko kasi makulit ako. Promise? Promise. Sorry, Gwen. Hindi ko na mapapanindigan yung pangako ko. Ngayon lang kita nakitang nag-abala, mahal na Diyosa. Saan mo pa nakuha yung mga yan? Kay Ann, nagpabili na rin ako ng sarili kong cellphone para makapanood nito. Hindi ako pwede matalo na tatos. Reputasyon ko at ang ibang mga Diyosa ng Asgard na nakasalalay dito. Saan? Sa paligsahan namin ni Gwen. Hindi ba't sinabi mo? Kailangan patunayan ko na ako ang mas maganda sa kanya. Ay! Di ba pala tayo nag-move on? Akala ko ba'y naalala mo ang muling pag-atake ni Loki? Oo nga. Kaya nga kinausap ko na si Ed. Magmamanman siya sa Edavon. Aalamin niya ang bawat kilos ni Moody at Loki at kapag may nakita siyang kakaiba, agad niya itong sasabihin sa akin. Ngayon tulungan mo nga ako. Hawakan mo yan. At huwag mong iipitin ang mata ko. Ah! Naiinggit ka sa pilik mata ko! Urusahan ko na ang lahat ng lahing gustong sumuway sa akin. Napatay ko na ang lahat ng pwede kong makalaman. Wala na akong magawa dito, Loki. Sabi ko naman sa'yo, bumunta ka na ng Midgard. Talaga? Ano ba? Tawag po, Mahanari. Dadali natin ang ating pinakamalalakas. Pinakanakakatakot, mga halimbo. Panahon na para salakayin natin ang Midgard. Kailangan itong malaman ng mahal na Diyosa. Edda. Ito pala ang Midgard. Saan ka tumutuloy sa mundong ito? Hindi na mahalaga yon. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagpadala ng mensahe. Bakit ka nagpunta dito? Nakinig ako sa utos mo. Pinakinggan ko ang usapan ni Modi at Loki. At? Susugurin nila ang Midgard sa lalong madaling panahon at magdadala sila ng mga halimaw. Hindi maaari. Kailangan mo sila pigilan bago pa sila makatungtong sa Midgard. Sige. Bumalik ka na muna sa Edavon. Ituloy mo ang pagmamanman mo sa kanila. Anong gagawin mo?
tatawagin ko ang nilalang na siyang pipigil ng mga plano nila Loki at Moody. Kumakain ka na naman? Wala ka ba kabasugan? Huwag kang hihingi ng tulong sa akin kung iinsultuhin mo lang ako! Sorry na. Panalo nga yung advice mo sa akin eh. Tama ka. Talaga? You know, buti naman at hindi ka nagtatampo. Kung nasaktan naman kita, I'm sorry. No, I'm sorry din po. Pati kayo nilayasan ko. Pero, kalimutan na po natin yun, Lo. Tapos na ang problema. Hindi na nila ako pinipilit na magpakasal kay Tim. Oh. Hey, what about Hammerman? Wait lang, sorry. Kunin ko lang to, wait, saglit lang to. Okay. Victor? May pinapasabi si, si Hammerman. Thank you, Victor. Naku, pwede ba sabihin mo din sa kanya na meron din akong magandang balita sa kanya? Magkita daw kayo sa Doon sa dati niyong tagpuan. Iintayin ka ni Hammerman doon. Pasensya na, Victor. Pero baka hindi ka makarating sa lakad din yun. Sif, bakit? Pasukod na sila Loki at Moody sa mundong ito. Kailangan natin sila puntahan sa Idovol para hindi ito matuloy. Victor, ano ang pipiliin mo? Pag-ibig? O ang tungkulin mo bilang tagapangalaga ng Mjölnir? Hey, I like that smile. Because of Hammerman, right? Law, if you're worried, I'm sure it's because hindi niyo pa siya nakikilala. Pero sa tingin ko, magbabago na po lahat yun after tonight. Victor, nangako ka sa akin. Tatapusin ko agad ang laban natin kay Loki. Natatakot ako para sa'yo. You can't blame me. I mean, see, I just want to protect you. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Masaktan ka. Ayoko. I don't want that. I know, Lo. And I appreciate all of that. Kayo lang naman po yung totoong concern sa akin eh. Yung nagpapakita ng totoong pagmamahal. Kasi si Dad, wala namang pake sa akin. Iniisip mo pa rin ba yung sasabihin mo kay Gwen? Mahirap magpaalam sa isang kaibigan natin. Okay, sige. Huling beses na kitang tatanungin, Victor. Kaibigan lang ba talaga ang tingin mo kay Gwen? O baka naman, higit pa? Alam mo, Rati, gusto ko man isipin yung mga ganyan. Hindi ko pwedeng mahalin si Gwen eh. Kahit sino pang babae.
dahil sa sikretong kailangan ko itago sa kanila. No, you have nothing to worry about. Itiwala ako kay Hammerman. Hindi niya ako sasaktan. Hindi naman si Hammerman ang maaring manakit sa'yo. I'm just... Marami siyang kalaban, ano? Why don't you get somebody safe? Doesn't have to be Tim. How about Victor? I like the guy, I tell you. Lo, I told you. Hindi interesado sa akin si Victor. Paano ako papasok sa isang relasyon? Kung di naman ako magiging tapat sa babaeng mahal ko. Sige nga. Tomo! Naku, matutuwa ang mahal na Diyosa dito! Ano sabi mo? Wala! Sabi ko, ang bagal mo! Ang bagal ko? Sayang naman. Looks like a very fine gentleman. Looking at you and imagining about Victor, bagay na bagay kayong dalawa. Alam ko, mabuting tao si Victor. Pero, eto na, sa tingin ko, lo, siguro, madami lang talaga siyang responsibilidad masyado. Masyado siyang busy para makipagrelasyon. Daig pa nga siya ni Hammerman, eh. Kumagawa ng paraan para makita ako. Mayroon, come on. Sige, diretso lang, Victor. Mahal ng Diyosa! Ano pa ba yung ginagawa mo? Napanood ko ito sa cellphone. Ang tawag dito, retouch. Para hindi mahulas ang aking makeup. May time ka talaga dyan? Ipasugod na sila, Loki! Ikaw ang nagsabi sa akin kalabanin ko si Gwen, hindi ba? Ito na ang aking pagkakataong ipakita kay Victor na higit ako sa babaeng yon. Hindi lang sa kagandahan, kundi sa lakas sa pakikipaglaban. Tatalunin ko ang limpak-limpak na halimaw. Mamamangha sa akin si Victor. At mamahalin niya ako. Ito na ang lagusan. Peace lang ako. Talagod ka muna. Hammer time. Tayo na. Dito ba kayo nakatira ni Thor? Napakaganda ng Asgard noon. Pero wala nang lahat ng yun dahil kay Loki. Ano ba nangyari sa'yo? Pinapunta mo pa kami dito. Papa, alam mo ba nag-aalala kami sa'yo? Yeah. Hindi naman po kayo may sakit eh. Mami, Lola? Mori, binigay ko na sa'yo mga kalaban mo. Alis na muna ako. Sadali! Hindi ka pwedeng umalis! Mahal na Loki, handa na po ang lahat. Ngayon, mamiminan na natin ang lahat ng Asgard sa mundo ito. Lalo na't wala si Hammerman. Magni Thor, ibig sabihin kapatid mo si Magni. Ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Ang lagusan! Martilyo! Ay!